Ito ang gagayahin natin. Ito yung pinaglumaan natin, oh. Yan. So, para makasunod yung mga beginners, uunahin natin lahat ng mga resistor. Yung maliliit. Test muna ang pyesa bago ikabit. 100 ohms. 100. Ito ay 1 watt. Ito yan, yung dalawa. 100 ohms. Ito ay 3.3K. Itong dalawang ito, 3.3K. So, walang top silk itong ating PCB. Ayan o. Ayaw lumusot o. And then, yung katabi niya ay 1K. And then next, 56K. And then 33K. Basta sa pag-DIY, no, dun sa mga estudyante, lalo na dun sa mga instructor, yung kay sir, ano, yung nagpapatulong sa atin kay sir, instructor siya ng electronics. So, binigyan siya na, natin siya ng PDF na ganito. So, laging tumingin sa ating itong diagram na to at doon sa schematic. Kailangan tumingin din doon sa schematic, kung hindi, sure doon sa diagram. Ayan o. E, sunod natin yung 4.7. Ito ay hanggang sa mapatunog natin, para mayroong masundan yung mga estudyante. Tayo naman ay handang tumulong. Ayan. Dito ako nag-umpisa dati sa Rukula. Kaya kailangan eh, ituro din natin sa kanila kung paano siya mapapatunog. Matagal nga lang talagang gawin. So, mayroon na rin tayong jumper. Ayan, yung tatlong yan. Ito pa lang ay nakakabit natin. Oh. Dahan-dahan lang. And then, 33 ohms. Ito ay connected dito sa may yan, sa bias niya, sa dalawang diode. And then, 56K dito sa kanyang feedback. Itong feedback resistor niya at saka dun sa may input, 56K parehas. Pwede niyong baguhin ng hanggang 100K. Kapag ginawang 100K, so mas dadagdag ang kanyang lakas. So kapag binabaan naman natin hanggang 22K, hihina siya. And then, zener diode, 24 volts. Tatandaan na doon sa mga estudyante, yung may guhit na ganon, yun yung positive. Kung doon sa diagram, yung pinaka walang guhit niya ng positive, hindi pag may supply na siya, pag ganun ang current niya, so nagiging positive yung dito yung may guhit. Ayun, yung may sign na ganun, na parang leader Z, yun ay zener diode. Nandun yung kanyang positive. Sa pagtitest naman ito ng diode, ito ay N4007. So, itapat nyo lang doon sa diode rings. And then, yung may guhit, yun ang anode. At yung walang guhit, yun ang cathode. Ayan. So, kapag good siya, may reading siya. Itong black probe, doon sa anode o doon sa guhit. And then, pag nireverse natin siya, dapat wala siyang reading. So, ibig sabihin, good itong ating N4007. Ito yung IN4007 natin. Yung may guhit dito, ito may guhit, dito siya nakaharap.
So, ayan no, yung may guhit, dito siya nakaharap. And then next, dalawang series na diode no, na IN4007 para sa kanyang bias. Para sa kanyang DCO. Ayan no. And then may naka-series na 33 ohms. Ayun no. Tatlong IN. Okay na. And then next, yung 100 PF. Ang katumbas niya ay 101 na ceramic capacitor. Ayan o. 101. Napakaliit. Pari dalawang 101 dito. Tsaga-tsaga lang ha. Sa mga estudyante. Ayan o. And then, dalawang 470, ang katumbas niya ay 471. Ayan o, dito. Saan yung isa ito? Ayan o, 471. Dito naman siya nakalagay. Ayan, sobrang liliit niya, no? Ayan o. Last natin, 150 ohms. Bali, tatlo yan. Meron pa rito. Ah, dalawa lang. Ayan, tatlo. At saka 10K. Ito. So, wala tayong available na resistor. Mamaya na tayo maghahanap. So, after natin may kabit lahat ng maliliit na pyesa, paghihinang naman. Para huwag malaglag, lagyan natin itong masking tape. Ayan. Para pag tinawag natin pa ganun, so, hindi siya malalaglag. Saka ko siya puputulin ng nail cutter para mas madaling hinangin. Kaya magtitira lang kayo ng konti. Ayan o. So, gaano katagal mag-DIY, ano? So, pwede nyo rin putulin after maghinang. So, may option kayo, no? So, hindi pa natin nahinang yung isa. Sumama. After nitong mga parts na naka-flat siya, isusunod naman natin yung mga matatangkad. Next natin, yung mga kapasitor, yan, transistor, yan ang susunod natin. So, tandaan, ang mga kapasitor ay mayroong polarity. Ibig sabihin, yung may sign na mga ganun, ay negative. Ito, itong lahat niyang paikot na yan, ay negative. Yan. And then, yung mga pin ng transistor, kailangan masunod din, ano. Ayan, o. Ito yung negative sign, yung mayroong ganyan. Hindi, mayroon pa rito palatandaan. Yung mas mahaba, yun ang positive. At yung maisi, ang negative. So, mas maganda na yung dahan-dahan. Kumilawak na naman yung manok, mga kabahay. Ayan o. Oh. Mapapansin mo dito sa transistor na C1815, ayan o, oh, yung gitnang pin niya, forward siyang pa ganun. Baka siya maikabit mo siya ng katulad ng ganito. Iba siya. Yan ito, itong transistor na to. Gagawin natin, ipo-forward natin yung gitna. Yan, parang paganyan siya. Yan. Ayan. Tingnan mo. Naka-forward yung gitnang pin niya. Hindi dun sa likuran. Ngayon, dito naman sa differential pair, itong 1815. Kung walang available na 1815, pwede ang 5401. Yung pin nga lang niya magkaiba. Tuturo natin. Ayan, makikita mo yan, o. Oh, baligtaran silang dalawa. Di ba? Yung 1815. Pagdating sa 5401, hindi na ganyan ang magiging itsura niya. Ito na ang magiging itsura niya kapag 5401. Ayan, o. Oh, pare silang nakaharap pa ganun sa unahan dito. Nakaharap sila dito.
And then yung pin nitong isa bila, eto. So naka forward patalikod yung isa. And then yung isa naman, naka forward paunahan, baliktaran sila. Itong isa, ipo-forward natin. Ganyan. Ganyan na siya. At itong isa naman, patalikod. Yan. Na ito. Itong gitnang pin, patalikod siya. Yan. Patalikod na, patalikod. So, ayan, no? Yun, nakatalikod na siya. Pare sila nakaharap dito, sa harapan. Ayan, no? Ayan na, magiging itsura ng dalawa na differential. Dahil 5401 ang pinalit natin. Yun, yung gitnang pin, naka-forward doon. At yung gitnang pin naman yung isa, naka-atras. Ayan. Kung wala kayong ano, ha? 1815. Ayan. And then, itong TIP42. Napapansin nyo yung kanyang pal na drawing. Yan yung metal parts, no? Ito. Itong metal parts na to, doon nakaharap doon sa makapal na drawing. Yan o. Ganyan ang harap niya na yan. Nakaside siya ganun. Ayan. Harap doon. Sa may kaliwa. Ito naman sa driver niya. Yan. Kung walang available na D718, pwede naman yung C5198. At dito naman yung A1941. Inang na uli tayo. Ayun, no? Yan. Pagdating naman dito, ang capacitor input, 0.47 UF. Pero kung walang available yan, pwede yung 474. Ayan. 474 capacitor. Ayan, no? 474. And driver niya, naikabit na rin natin. Kabilaan. Ito dati ay diretso. Ito talaga naman. Diretso dati yan, no? Ganyang kahaba. Kasi 5 pairs to. So, pinutol ko lang dito. Ayan, 5 pairs siya. So, punta naman tayo dito sa output section. Lagyan natin ang resistor. At saka 2.2 ng resistor din. So, ito. 2.2. Ito, sa kanyang base. So, 5 watt resistor para sa kanyang emitter. O yung speaker out. Lagyan ulit natin ng masking tape para hindi malaglag. So, depende sa inyo, no? After mag-solder, mag-uputulin, o pwede na, putulin muna. Ayun, no? So, pagaganahin natin sa 2 pairs. So, may kulang pa tayong tatlong 150 ohms, tsaka isang 10K. Hanap tayo.